Ayan, pag parang alas. Ito po yung ating sinandol na nilulit. Ayan, nasandol na, masas na siya. At, hindi ulam na po tayo. Isawag po yan ng hibo. At, putling alimasag. Para may lasa. Ayan po, masas na siya dahil nilagyan po natin ang malonggay din yan. Ito po talagang hibo ito po. Ayun, ang sipit. Kasi may lang naman yan. Nakakain guys. Ay, magpipit-pit na ng mga sipit ng alimasag. Guys, angat tayo. Thank you Lord, sa blessings. Pag-uulasan natin ang sample na ating minuro sa atin. Lagi po natin yun. Ang ating minuro sa atin. Ipigain po natin. Ito na po, nahugasan na natin at tapigaan. Lagyan na po natin yan na at isasalang natin. Ito ay ang nug. Ating gagatayin ang nug sa nagay sa sandal. Ayan po. Para po mas malasa, pakuluan po natin sa pangalawang gata ang ating santo. Kaya po nagsarap po yan. And then, ilagay natin ang luya, bawang, and sibuyas. Yan po, pakukuluan po natin muna yan at isasalang natin sa apoy. Maglalagay din tayo ng panglabula sa aking tanim na sa aking bakura. Pampabango po yan para mas mabango ang ating ginataang sanantol. Para mas masustansya ang ating ginataang sanantol, maglalagay rin po tayo dyan ng fresh marangay. Maglalagay din po tayo ng konting alamang. Halo, para may lasa. Po ang talagang nakakapagsarap kalimasag. Mga 3 pieces lang po yan na aking pinutul-putul para mas dumami. Meron din pong hipon. Pasaya na maliliit. Para mas malasa. So, ayan. Ating pangalawang dagata, ilagay na natin ang kakang gata. Na mas nagpapakrimi sa ating sinantol na gulay. Ayan. Pagayin ulit natin yung kamantikae para mas malasa. Diyan maglalagay na tayo ng siling green at siling red. Ayan. Para may pagat na ang ating ginataan. Pagayin tayo ng kunting asin. Tamang lasa lang. Masarap po kasi yung pinapamantika. Tutuyuin natin ng konti. Hindi na lang at matutuyuin. Ito na po ang ating ginataang santol. Ang sinantola ng keso na masarap. With malunggay po pala yan para mas masustansya. May hipon at saka may alimasag na punta.